Sir, sa pag-set po ng due date, example po, yung sa GeForce quiz, automatic po ba na ma-disable yung link or sa activity lang sa Giga sa mga co-close? Okay po, good question po. Ang tanong po ni, tamo ba Sir Ian po to? Sir Silver Ian, ayun po. Tanong po niya, doon po sa quiz na sinet po natin kanina, kasi meron po tayo dito due date, tama po ba? Yung due date po natin ay Friday hanggang 2 p.m. Ang tanong po ba ay automatically po bang mako-close yung link or sa Google Classroom lang po? Ang sagot po dyan ay dito po sa Google Classroom, pag nag-set po tayo ng due date, meaning pag nagsagot ng bata ng late, patanong niyo po muna yung link kung naka-open po. Yes, sir, naka-open pa rin po siya kahit mag-due date po tayo ng 2 p.m. So meaning to say, pag nagsagot ang bata ng mga 2:30 late na po siya, ma-access niya pa rin po yung link. As long as naka-open pa rin po yan. Naka-open po yan. So, ang mangyayari lang po, pag nagsagot po siya ng late, ano po mangyayari sa Google Classroom? Mag-reflect po siya as done late. Or mayroon po siyang remarks na late. Makikita niyo po na naka-late na po siya. Yan ang exam. Sa mga simple quiz, pwede naman pong humabol ang bata. Given na may consideration na yung bata siguro na doon sa time na yon, na walang sinang kuryente, o kaya po walang internet connection, eh, huwag naman po tayo masyadong mahigpit. Pwede po natin i-extend, i-open yung link. Ayun po yung kagandahan din po, na naka-open pa rin yung link kahit nag-set po tayo ng schedule. Then, mag-explain na lang yung bata kung bakit late po siya nakapag-exam. Pero, kung sakali po na gusto niyo pong i-close yung link, halimbawa, by 2 p.m., gusto niyo nang i-close yung link or by may grace period of 10 minutes, 2:10, gusto niyo pong, you know, ang naisip ko lang po parang kasi dyan, eh, manual pong siyang i-close. Paano po yun? Sir Ian. So, ang gagawin nyo po, sa bandang taas, ito po, accepting tariffs responses. Gagawin po natin dyan ay, i-close po natin. So, accepting responses, i-close po natin. Ayun. So, buti naman po, nag-revisor Silver Ian. So, yun po. Yun po yung mangyayari. So, ulitin ko lang po ulit. Sa due date po na in-assign po natin, sa Google Classroom, ang mangyayari po niyan, pag late po ng exam yung bata, beyond 2 o'clock, mare-remark po siya as late. Pero naka-open pa rin po yung link. Kung gusto niyo po siyang i-close, by that time, punta lang po kayo sa Google Forms nyo, then i-close nyo lang po ito. Sir, parang hindi ko alam kung paano po yun. Yes. Sir, kahit voice na ako magtatanong, hindi siguro. Pag na-attach na ba sa assignment yun, sir, yung forms, pag i-click ng student, yung front end ang makikita niya po, hindi yung back end? Yung viewers ko na po ang makikita niya? Kasi tinitignan ko kasi yung kanina is naka-draft kasi siya, sir, yung back end yung parang naka-attach sa atin. Baka pag i-click niya ba yun, baka yung back end ang pupuntahan niya, sir, hindi yung front end? Parang front end, sir, yung sa ano? Yung parang sorry, view, yung naka-viewers sa panahon po siya. Pag yung student na mismo yung mag-click ng assignment, sir. Ah, yung sa view po, yung dito po, yung sa response kung... No, I mean yung kwan, sir, yung di ba pag mag-kakwan sa quiz is yung quiz na mismo, hindi yung back-end, hindi kagaya ng nakikita mo ngayon, sir. Yung kwan ba, sir, yung view ang makikita ng student po? Hindi ko sorry. Hindi ko masyado mas... Saan po ba yung tanong niya sa mismo? Di ba pag, kwan, pag isi-share mo yan pag sa surveys is ang isi-share mo is yung link ng naka-view, yung mata. Di ba pag i-click mo yan, sir? Aba. Yun yung parang sabi ko na front end. Pag sa assignment, yan din po ba ang makikita ng student, sir? Apo, yan po. Yung kung pag-review po natin, kung ano po yung makikita na sa preview, yun din po yung makikita ng mga bata. Pero itong sa response po, hindi po ah. Hindi po yeah, makikita. Yes. Sa inyo lang siya yan, sir. Okay po. Yun po pala. Sorry, sir ha. Medyo naan lang po ako. Pinipigil ko kung sundan yung ano, para po tama po yung magbigay kong sagot. Yan po. Basta po itong preview, sir Silver, kung ano po yung pag pinreview po natin, yun po yung makikita ng bata. Simulation lang po yun. Makikita. Kung ano po yung nakikita nyo, yun din po yung makikita ng bata. Para po sa preview. Once na kinilig po niya yung mismong attached files natin, kung ano yung makita na sa preview, yun na rin po yung makikita niya. Pero wala po siya itong response option. Ayan po. May tanong po ba?
Bukod po kay Sir Ian sa Google Classroom, after po niya siguro mga 5-minute break po tayo, patensya po, nag 2 hours tayo. Ayan po, gusto ko sana mag-break pero ayoko pong putulin. Siguro po, Sir Van, kayo po, 5 minutes break o tuloy po tayo? Bye break, 2 hours po. 5 minutes break para mga 3 minutes lang po, mga break sila. Sige po, 5 minutes po. May request. Hello. May request. Sir Van. Yes, Sir Emil. Ano nga yung makakoy yung attendance? Pa rin ako nakakonect. Garay. Nya email yun, Sir Ramil? ramil.vicente@deped.gov.ph. Sir Van. Padas mo man, sir. Okay. Adagaya man, in-send ni ma'am may request siya i-via email at i-via okay. Email ko. Sige. Okay. Thank you.
Thank you.
Okay, tapos na yung 5 minutes siguro natin. Continue na natin yung discussion natin. Pwede na po. Thank you po, Sir Vance. And sa mga iba po, sana po nakapag-break na po kayo, nakain ng tubig, kapunta po ng CR. So, yan. So, yung second day po kasi natin, madami-dami, fully loaded po. Pero kayang-kaya naman po natin. Yan. May mga concerns lang po kay Sir Celso. Ayan po, sabi po niya yung sa attached file. So, mamaya po, i-work natin yan kung masasagot po yung tanong. Then, ito po yung, Sir, meron po bang additional feature ang Google Classroom kapag ang ginamit ko si yung domain account and wala sa personal account? Ang issue lang po kasi between DepEd and personal account, as I try a demonstration po kasi, yung mga estudyante po kasi natin ay wala naman pong domain account. They are using personal account. That's why magkakaroon po talaga ng issue, lalo po pag gumagamit po tayo ng, yung sa Google Meet po kasi yung isa kong nakikita, na pag puro-puro kasi may domain account po talaga, G Suite with domain account, eh talaga naman pong ando po yung feature na yung makikita nyo po yung mismong link ng Google Meet. Pero po pag kayo lang po yung may gamit ng DepEd account, tapos ang mga students nyo ay personal account, hindi po nila makikita yung feature na yun. So, mas maganda po kasi na pare-pareho pong gumamit na lang kayo ng tayo po yung mag-step down sa mga bata po natin na gamitin lang din po natin yung personal account po natin. So, yun lang po. Then, of course, yung sa storage po. Sa domain po kasi natin, malaki-laki po yung storage natin. Unlike po sa personal, meron lang po tayong, kung nagkakamali, around 16 po ba? 16 gigabyte. Pacheck naman po, basta nandun lang po eh. 15-16 gigabyte lang po yung allotted natin sa Google Drive. Kaya kung marami po tayong gagawin, eh, mapupuno po yung Google Drive natin dun sa ginagamit natin personal account. So, yun ang po yung nakikita ko na difference. Sana po nasagot ko, Ma'am Althea. Pag inaisip po po ako, i-add ko po. Okay. Ngayon po, present lang po ako. Proceed na po tayo doon sa, ito po kasi yung ginagawa ko kanina, nag-a-assign po ako ng points. So, yun po. Pero po yung mga rubric mamaya. Pero save as draft ko na lang po muna yun. So, yun po yung ginagawa ko. Para po sa tracking of assignments, mag-a-assign na po tayo ng scores. Yun po. Check lang po natin to edit. Po. Yung sa quiz po natin, okay lang po ba since nakagawa na po kayo ng quiz, pwede pong paki-post na po yan sa mga sa mismong classroom po natin para masagutan din po nila. Po. Sige, mag-assign na po tayo ngayon. Assign now para po masagutan nila. Then papakita ko po yung demonstration once nakapagsagot na po siya. Since may clear lang naman po yan, siguro may mga 2 to 3 minutes po para po makapagsagot tayo. Ayan po, na-post ko po yung quiz. So, mangyayari po sa mga students po under nung class nyo, makikita nyo na po ngayon yung mismo quiz. Go ahead po. Assign na lang po ngayon para po yung mga students nyo po na included po dun sa classroom nyo ay masagutan na po yung quiz. Then later po, pakita po natin paano ba checkan yung mga quiz na pinasagot natin sa mga bata. So, habang ginagawa ko po yan, sasabayan ko po kayo ng pagsasagot. So, yan. Ito po, nakita ko po dito, quiz na, ito, nag-appear na po siya, kanina hindi po kasi nakaschedule. Since inasend ko na po siya ngayon, nakikita ko na ngayon sa unit 1 ko, due tomorrow. So, yan po. Click ko lang po yan. Then, view assignment. Ito po yung mga tanong ko. Ano ba nakikita nila? Okay. So, yan po. Ito po, pag kinilip po na or video nila yung assignment, so makikita po nila yung mismong quiz number 1, then, click po nila to. Ayan, yung mismong quiz. Then, magpuproceed na po sila doon sa ginawa nyo. Ito po yung katulad ng preview na chinek po natin doon sa while constructing. So, yun po.
So, bigay po ako na, halimbawa, yan po, at yan, nagsasagot ako as student. Then, next lang po ako. Yung mga estudyante po natin na bago lang sa Google Forms, eto hindi ko naman po tinuro sa Google Forms to, pero yung mga new generation kasi ng mga bata, mabilis mong makakatch up, lalo po sa mga ganito. Madali naman po sila mag-explore kung kiklik lang po nila ganyan ganito. So, kayo pa rin po, kung gusto nyo pong bigay ng proper orientation kung paano po gamitin to para sa mga bata, mas okay po. Pero dun sa experience ko po, nung binigay ko sa mga bata, mabilis naman po nilang nag-gets. Ginawa po namin to Google Forms sa pag election po ng SSG. So ako po yung na-assign na mag-conduct ng election form. So yan po, ginamit ito. Wala naman akong ginawa orientation sa mga bata, ang dami po nila. Then nasundan naman po nila kung paano gamitin si Google Forms. Okay po, ako po magsasagot na, true or false. So yan. Nari po, top 1 po ako ng klase ko. So alam ko po yung mga sagot. Diba wala naman po. Then ito. Nabago po, nagbago. Isip ko, false na lang po. Double check nung sudyante. Once done, magsasubmit na po siya. Meron po siyang option na back. Just in case, may gusto po siyang balikan, pwedeng-pwede naman po, back. Then, once done, pwede na po siyang mag-submit. Okay. So, dun po sa akin, meron po tayong tatlong option po dito makikita. Explain ko lang po. Kanina po, pinakita ko po kung ano po yung see previous responses. Meaning po, pag tinik po natin yan, maka-enable po na makikita ng bata yung summary. Meaning yung summary, kung isang section sila nagsagot, makikita ng bawat estudyante yung responses o yung total score ng mga bata. So, ng mga klase nyo pala. So, yan. So, makikita niyan. Pero kung ayaw nyo pong makita ng mga bata yan, uncheck nyo lang po. Mamaya, pakita ko po yung sa may summary. Uncheck nyo lang po yun doon sa may general. Okay, then view score, ito po yung maganda. Kasi po, pag viniyo ng bata yung score niya, right away makikita niya po yung, ano ba yung ilan ba yung nakuha niya, pasado ba siya or bagsak. Ayan. So, pag kinilip niya po ng bata yan, ayan, kita niya pala yung total points, 4 over 5. Sir, excuse me. Sir, yes po. Wala po kaming nakikita, sir. Ay, wala. Ano nangyari? Kanina pa po? Yes, may mga 10 minutes yes, na rin po. Wala nagsalita eh. Ay, grabe naman. Kala mo na. Buti na lang sa sinabi nyo. Ito, screen 2. Share. Papakamot tuloy ako dun. Ay lang ba? Sensya na po, hindi ko po nakikita yung ano present now. Ayan po. Hindi ko pa na ano. Ulitin ko na lang po ulit. Kaso nakapag-response na ako ng set. Doon sa isa ko na lang po account. Saan ba yung isang account? Pakita ko po ulit. Sino ba isa pa? Si Miriam Kajay. Keyboard tab. Email ito. KKM ba ito? KKM. Where is my passion? Alam ba? Nakapagsagot po kasi ako ng isa. Limited lang po kasi sa isa yung response ko. Kaya po, ano, computer, may flip power na. Sabi na ni Lloyd Akarang eh. Ayan po, pag kinlig po yan ng bata, yun sa mismong quiz po nila, kaya may explore nyo naman po eh, na nandun na po yung responses. Pag nasagutan nyo na po, at nasubmit na po niya, ito na po yung makikita niya, yung view response. Sa view response po, pag kinilig po nila yung view score, ito po yung makikita niya na. Ayan po. Yung mismong score niya. Ayan po.
And doon po sa mga nagsasagot na, ayan, may nagsabi na presentation. Ayan po. Once na, ito po kasi yung sa quiz, ayan, nag-appear na po siya doon sa classwork. Gagawin lang po nung bata, click lang po yung mismong quiz. Pag-click po nung quiz, ano ba ito? Aurea. Ayan eh. View assignment. So, yan, kiklik lang po niyan. Kung kayo pa yung mga sudyante na mag-click po ng quiz, click lang po yung quiz number 1. Then magpuposit po yan doon sa mismong quiz. Take niyo lang po yung quiz. Once done, pagkating po ng submit, ito po yung makikita nyo, view score. Pagka view score po, ito po yung masusunod na makikita nyo. Kung ano po yung total points na nakuha ng bata, ayan, makikita niya, ah, okay, 4 over 5, pasado pala ako. So, titingnan nyo yung tama siya sa question number 1, mayroon siyang feedback, excellent. Then, question number 2, mali. So, papakita rin yung tamang sagot. Then, ito po yung mga pictures natin. So, yan. Meron din po siyang feedback, good job. Then, doon po sa checkbox po natin, yan din po yung lumabas. So, pag okay po na, pakisabi na lang po, pag lahat po nakapagsagot na, kahit isa lang po ang makapagsagot, wala pong problema yun. Basta doon po sa students nyo, may isa pong nakapagsagot na, makikita nyo naman po yan. Once then, pag okay na po, ang makikita po kasi doon ay open assignment. Ayan po. Kailangan po yung bata ma-open assignment po niya. Para malaman nyo po kung successful po bang na-submit yung response niya para doon po sa quiz. Ayan po. So nakita niyo po dito sa part na yan, your work is turned in. Ito na po yung explain ko. The meaning po ng turned in, naipasa na po yung kanyang assignment at na-receive niyo na po yan. Then, meron po ditong option ng bata to unsubmit. Pag unsubmit, meaning po babawiin ng bata. Meron po siyang option na bawiin ng bata yung kanyang submit. Pero since naka one response lang po tayo, baliwala rin po yun. Tapos po, pwede po siyang mag-private comment. Ayan po. Nag-work lang po itong unsubmit pag may mga assignment po na editable. Pwede po siya, katulad po ng power presentation, gusto niyo pong i-edit yung bago po isip, parang may kulang. So, pwede po siyang mag-unsubmit. Then, resubmit na lang po ulit once na na-check niya yung gawa niya. Pero sa mga exams, usually hindi po nag-work eh. Kasi, yun pa rin yun eh. Try natin, no? Unsubmit po natin. Ano po mangyayari? So, unsubmit, add or change attachment. Don't forget to resubmit once you're done. So, unsubmit po natin. Try natin. Then, mark as done. Kahit po unsubmit niya po yan, sa atin po, ang makikita natin, nakasave na po yan doon sa ating quiz. Doon po sa Google Forms. So, wala na problema kahit unsubmit niya po yan. Wala pong effect sa atin. Then, pwede po siya magbigay ng private comment. So, thank you. So, yan lang po. God bless. So yun lang po, then magsasubmit na lang po siya. Yun lang po yung task ng bata once na po natin po yung quiz. So hopefully po, dito tayo na to, nakapagsagot na rin po yung iba. Wala po ko si Shanti na invite sir, kaya ako lang po. kung meron po kayong dummy account, kung meron po kayong other account, pwede pong invite, then kayo na lang din po kung sasagot. Ayan po yung tatawag na sariling sikap. Ayan, gawa mo, sagot mo po. O ganun po talaga minsan. Okay, ano naman po yung nakikita ng teacher? Ako na po, meron na po isang estudyante na kapagsagot. Napunta po ako sa classwork. Ayan. So, makikita nga agad niyo po yung monitoring number po natin. So, pag-pili po natin yung quick, kita po agad natin turn in and assign. Kung natatandaan, ito po na yung assign, ito po yung mga nabigyan na ng assignment. Na-receive na po nila yung assignment. Yung turn in po yung mga nakapag-pasa na po. Ayan. So, since kaya na po ang isa nakapag-pasa, view ko lang po yung assignment. As a teacher, ano na po tayo view ah, or account.
Ngayon po, si Click Power yung ito po akin, meron po yung makikita ng notification, yung message, thanks ma'am, or thank you ma'am, God bless po. So then, meron ako dito yung points, wala pa akong ina-assign, kasi hindi ko alam kung anong nakuha niyang points, wala tayong idea. Pero yung bata, alam niya na siya ay naka 4 over 5, pero tayo, hindi pa natin alam, tama ba? Then ito, assign pa si Kevin yung isa pang account to, hindi pa niya nasasagutan. So, at least, namamonitor natin kung sino nakapagsagot na at sino hindi pa. Ngayon, pag kinilig po natin, ito po sa points, 5 points po. Be mindful lang po dun sa points na in-assign natin. 5 points po yan. Then, pag kinilig po natin si student na nakapag-turn in, mapapansin nyo po dito na, sir, bakit ganun? Wala pong lumalabas na pwede kong i-check. Paano ko mabibigyan po ito ng points? Ito po yung gusto ko ipakita na hassle sa part natin kasi, ito po yung isa sinasabi po ng ni Ma'am, sino po ba yung isa ni Ma'am Altea. Okay, si Ma'am Altea. Yung nakikita po sa mga tutorials po sa using domain account, pag naka-domain din po yung mga bata, dito po, import grades lang po ang pipindutin nila. When you say import grades, meaning po lahat ng nakuha nilang score from Google Forms, automatically po may import na or malalagyan na ng score. Ganun lang sila kadali maglagay ng score. Pero since tayo, gumagamit po tayo ng personal account, ito po yung feature na wala po sa atin. So kahit gumamit po tayo ng DepEd account at ang bata still naka-personal, kailangan pa rin natin i-manual natin ilagay yung score ng bata. Kaya po nung nag-create tayo ng Google Forms, pinilagay ko po yung pangalan. Okay, so dito po. May nagsagot po sa akin, and dalawa po kasi ako po yung mismong nagsagot kanina. Ayan, natake po siya as response. Pero yung gusto kong makita yung score ng bata, limbawa po, balik po ako sa quiz, si Click Power po, isa po yung account ko kanina. So, check ko po yan. So, punta po tayo sa individual. Saan po ako pumunta, sir? So, doon sa Click Power, di ba mayroong points? Ngayon, sir, paano ko makikita si Google Form? Na-close ko na po. Halimbawa, na-close ko. Sir, saan ko po makikita si exam ng bata? So, ang gawin po natin, leave po ulit tayo dyan. Punta po ulit tayo dito sa classwork tab. Sa bandang taas, makikita niyo po yung class drive folder. Ulitin ko po ulit. Exit po muna kayo doon sa classwork ko dito sa quiz. Balik po kayo sa classwork. Then, punta po kayo sa class drive folder. Doon nyo po makikita yung mismong file. O kaya, kung gusto nyo po, click nyo lang po itong quiz number. Pag-click nyo po yan, quiz number 1 natin, pag-click nyo po yan, responded kasi ito eh. Iba yung lalabas po kasi dito. So, hindi po siya yung talagang account natin. So, mas maganda po talaga dito po sa class driver. Yan. Click po natin yung class driver. Attach files kasi yun. Yan po, ina-access na po natin ngayon yung Google Drive nyo. Tagal-tagal lang po kasi internet connection eh. Ganito talaga. Patanghali na, ganda talaga pag patanghali. Dami na bubore. Ayun po, 15 gigabyte po pala yung storage natin. Pag masyado po kasing maraming laman, ayan po yung nangyayari, round off storage memory. So marami mo siyang laman na. So ayan. Ito po, mariridirect na po ako mismo doon sa classroom folder ko, sa CSS8 batch 8. Ito po yung ginawa kong quiz kanina. Kung mapapansin nyo po, ang file name po niya ay quiz number 1. So yan po. Ulitin ko po saan ko po nakita yan. Dito po sa class driver under po ng classwork tab. Click nyo po yung class drive folder, then automatically mag-open po yan ng folder nyo sa Google Drive. Then makikita nyo po lahat ng files na inattach nyo sa Google Classroom. And ang sino dyan, yung quiz number 1. Click nyo lang po ulit yan. Then magpa-pop up po yung mismong quiz na ginawa niyo po.
Kasi ang kailangan po natin dito yung sa responses. Wait nyo lang po mag-load. Then, punta po kayo sa responses tab. Ito, responses tab. Parang hali na eh. Yan. Lahat po ba nakapunta na po sa responses tab para po sabay-sabay po tayo? And pa-comment na lang po dun sa mga nakapunta na po sa responses tab. Huwag po kayo mag-alala, inaantay ko po kayo. Sabihin niyo lang po pag okay na, andun na po kayo sa responses tab po ng Google Form. Para po makapag-proceed tayo dun sa next step. Paano po makukuha yung score ng bata? Ayan, si Ma'am Edna po, nandun na raw po siya sa responses tab. Ayan, salamat po. Hindi po kasi talaga mabagal. Ako rin po nakaka-experience ng bagal ng internet. Okay, sa responses tab po kasi, makikita nyo dito, napapansin nyo po dito, meron po ditong three main tabs. Meron po siyang summary, question, and individual. Sa summary po, syempre, andyan na po yung summary details ng exam nyo po. Then, sa questions naman po, dito nyo po mare-review yung mga tanong, ayan po, and feedback. Then, ang kailangan lang po natin ay yung sa individual. So, yan po. Individual. Ulitin ko po, meron pong three main tabs yung quiz under po niyan sa responses. Click nyo lang po yung individual. Then, makikita nyo po dito yung total of responses. Yung una po nagsagot, ako po yung kanina nagsagot, using my own account, ito po yung makikita nyo. Ang kailangan lang po kasi dyan, yung points. So, nakakuha lang po siya ng 1 of 5. Eh, since hindi ko naman po yung estudyante, nag-try lang po tayo dyan. Ang kailangan lang po talaga natin ay yung pangalawa, yung mismong sumagot po, yung isang estudyante. Yung si quiz, si click power. Ito po si click power, nagsagot kanina. Ito po yung pangalan niya, last name D. Tapos, ang first name ay Kevin. So, siya yun. So, nakita ko. Tapos, ang kailangan ko lang naman dyan, last name tsaka first name. Then, yung score niya, 4 out of 5. So, yun lang po yung kailangan. Pagkuha ko po ng score, babalik po ulit ako doon sa Google Classroom, View Assignment, then dito ko po ilalagay yung score niyang 4 over 5. Ayan. Alam ko po, medyo madaming proseso po yung gagawin, manual po. Pero ang tinitingnan ko na lang po kasi dito, at least po na-checkan ko na po yung, or automatic na po na-checkan yung exam ng bata, lalo pag maraming items. Meron na po agad akong immediate feedback. Ang gagawin, sa pinakatrabaho na lang po talaga, ay tingnan yung score ng bata at i-transfer po manually dito po sa aking Google Classroom para ma-export po natin sa ating Google Sheets. So, kailangan po kasi talaga to. Pero kung gusto nyo po na mabilisan, may isa pa pong way. Sabihin nyo lang po pagtapos na po dito. May isa pa po tayong way para makita nyo po. So maraming pong way yan. Depende po kung saan po kayo komportable. Kung gusto nyo po ng change tab lang, eh pwedeng-pwede naman po. Pero may isa pa po tayong way para makita po yung score ng bata. Okay. Comment down na lang po pag okay na. Kung nalagay na po yung score. Yan, sinip ko po, 4 over 5.
Ulitin ko lang po yung ginawa ko kanina. Nasa summary tab po kasi yun eh. Magawin po, punta po lang ulit kayo sa individual. And then, dito po, mayroon po tayong arrows para po ma-navigate from one student to another student. So, dito po, pag gusto pong ibalik doon sa una, so, click ko lang po yung arrow, then magpo-proceed po ako doon sa unang nag-exam. So, yan po. Yung dummy account ko po. Tapos, yung pangalawa nag-exam, si click power. So, yan. Last name, first name. So, makikita ko naman yung last name, first name dito. So, pag okay, nakita ko na po yung points, ito lang po yung titingnan nyo. Ayan po, yung points na yan. Ayan po. So, pagkita nyo po yan, ito po yung mabilis ang ginagawa ko. Pag nakuha nyo na po yan, punta po kayo ko quiz, then si click power, lagay nyo lang po yung score dito. Once done, ayan na po, nalagay nyo na po yung score niya. Ayan po yung isang way. Mayroon pong pangalawa. Depende po kung ano po yung mas gusto mo. Yung pangalawa, sabihin ko na rin po, ito po kailangan po mag-export. Nakangitin nyo po itong kulay green na icon po ng Google Sheets. So, yan po. Nasa responses pa rin po tayo. Responses, tapos may makikita po kayo itong kulay green. Siya lang po yung nagsosol yung kulay green dyan. Kaya kipakita po yan. Pag kinilig nyo po yan, mag-export po tayo ng data from dun sa Google Forms po natin. So, create new sheet, quiz one responses, then hit lang po yung create. Ulitin ko po, doon sa icon ng Google Sheet, mag-create po tayo or mag-export po tayo, create lang po, then, mangyayari po yan, mag-open po yan ng new tab para po doon sa spreadsheet natin. Okay. Kasi po, na-try ko rin po, masyado marami, kung marami kayong mga estudyante, puro kayo mag-click para po inabigate yung barra. So, pwede naman po yun yung gawin nyo kung konti lang po yung estudyante. Kung masyado pong marami, ito po yung isa pang way na kung saan pwede nyo pong i-export sa Google Sheet. Ito po, kita nyo po agad yung last name, then yung score po niya. So, ito naka-Google Sheet na po yan. Halimbawa, ito pong si Kevin, ito po yung si Click Power. Kita ko po agad yung score, 4 over 5. So, pero dito ko na lang po tingnan para hindi ko po ni-navigate. Then, babalik po ako sa Google Classroom. Then dito po lalagay yung score. So, tingin nyo po, ano po yung mas madali para sa inyo? Dito po sa mismong form o dito po sa Google Sheet. Kayo po yung mag-decide kung ano po yung way na madali para po sa inyo. So, yun po. Medyo na mabagal na po yung internet ko. Hindi ko po nakikita yung nasa screen ko. So, yun lang po, yung dalawang way. Kayo po ang bahalang mag-decide kung saan niyo po kukuhanin yung mismong information. Pero kung ako po yung tatanungin, mas okay po na dito na po mag-export na lang po kayo ng file. So, yan po. Kita niyo agad yung summary po niyan. So, ang kailangan niyo lang naman pong information, ito po mismo. Okay. Ayan lang po. Yung first name, last name, then yung score. So, yan. Kung sakali man na isang form lang yung ginamit niyo, tapos maraming sections, yan, pwede niyo po siyang i-filter dito. Ayan, dalawa po kasi yung Matthew. Pero kung iba-ibang section yan, pwede mong i-filter para mabilis mong makuha yung score. So, yun po, yung dalawang way. So, sana po nakatulong yun. Mas okay po yung sa green, white, cross. Okay po. Yun po yung logo ng ano, to export Google Sheet po. Ayan. Kayo pong bahala kung ano po yung way yung gusto. Okay. Kung okay na po, pwede na po tayong ito po kasi yung, di ba, yung normal po ginagawa natin, magpapasa yung bata ng assignment, checkan natin, pag okay na, ibabalik natin yung notebook. So, ganun po yung concept natin, tama po ba? Ganun din po sa Google Classroom. Nagpasa po siya ng assignment, ang mangyayari po kasi ay turn in na po siya, biling na ipasa na. Ngayon, ang gagawin mo ay gagraden mo, then, click lang po natin yung 3-dot. Pag-click po ng 3-dot, magagawin po siyang return. Ulitin ko po ulit, sa tapat po ng pangalan ng bata, sa tabi po ng score, meron po dyang 3 dots na icon. Click nyo lang po yan, then click nyo po yung, or choose nyo po yung return. Pagka-return po, ayan po, makikita nyo po yung score ng bata, 4 over 5, then you can leave any positive or honest feedback. Since 4 over 5, you passed. Ayan. Congratulations. Ayan. Keep it up.
Ayan po. So once na nakapagbigay na po tayo ng comment, huwag po tayong tama rin sa pagbibigay ng comment kasi na-appreciate po ng mga bata yan. Okay. Then return po natin. So meaning po, okay na po siya. Sa instruction po, check po natin. Wala nang problema sa classwork. So na-return na po natin. Ito na po yung lalabas doon sa monitoring number natin. So mangyari po, may isa po pong assign tayong naantay, hindi pa nagpapasa. Turn in, wala na po tayong pending na kailangan checkan. Then graded, meron na po tayong isa. So yun po yung mangyayari doon sa monitoring. Nakikita natin kung sino pa yung hindi nagpapasa, ano pa yung mga checkan natin, at ilan na yung nagagalitan na po na. Check naman po natin yung view ng bata. After nilang ma-check, since na-return na, naibalik na yung notebook nila, so ganun yung concept natin, naibalik na yung notebook nila, check natin kung ano yung makikita nila. Check quiz pala ito. Ako pa-qualify dito sa quiz. PSI. Ito po, ang mangyayari, ano yung resubmit pala ito? Iba pala. Okay, so yan, you pass, keep it up. So yan na po. Then, ang score niya po, ito, 4 over 5. So, kita na po yung score niya. Then, ito po yung comment. So, thank you, Mang Gagas po. So, you pass. Yeah. May mga conversation ng teacher and student po. So, yun po ang mangyayari sa mga bata. Then, so, view your work. Ayan po, makikita naman po. Meron siyang assigned, tapos meron siyang completed. Ito na po yung 4 over 5. So, yun yung mga view ng bata. Kung i-explore po niya. May tanong po ba bago tayo mag-proceed po doon sa grades? Tapos na po tayo doon sa pag-turning ng bata, pag-explore po natin. Then, meron na po tayong output. Kumbaga sa class record, meron na tayong data. So, pwede na po tayo mag-export. Sabihin niyo lang po pag pwede na. Yan. Nag-readan niyo na po ba? Thumbs up na lang po. Kaya po, mag-comment na lang po kayo kung nag-readan niyo na po. Kung successful niyo pong nabigyan ng score yung mga estudyante niyo. Sa great opportunity po na ma-experience niyo kung paano po mag-grade sa mga bata. Kahit isa lang po. Yung matatapos na po tayo dito sa part na to, pakita ko na lang po kung paano po i-export yung grade ng mga bata. Which napakadali lang naman po. Ayan, pwede na raw po mag-proceed. Sige po. Ito po yung, kung marami na po yung mga estudyante, makikita po yung list ng bata dito. Kung papakita ko po yung part na kung saan, ito ba yun? Ito ba? Mabado. Pakita ko lang po yung sample ng mga grades. Halimbawa po, marami na kayong mga bata, marami na kayong quizzes, ano po yung magiging itsura niya? Yan. Punta lang po kayo sa grades tab. Pag-click nyo po ng grades tab, makikita nyo na po yung list. Ito na po yung parang pinaka-class record nyo. So ito po, makikita nyo po dyan lahat. Yung mga ginawa, ito po, yung halera po ng classwork sa taas po. Ayan po, yung pananaliksik, second unit test. Ayan po, may date na rin po dyan kung kailan yung due date niya. Ano po yung total score? May 100, 50, 50, 10, 25. Andyan lang po lahat yan. Next po, ang sa may left side, tama, yan sa left side, ito naman yung list of your students. Andyan na po yung list of your students. Then, andit na rin po yung mga score nila. Ayan po. Kita nyo lang po yung mga score nila. May mga missing, meaning hindi sila nagpasa. May mga ako, hindi ko po sila nag-readan. Ayan, narekta ko po agad sa class record ko. Ayan, yung sa Google Sheets, ayan. Direct ako po kasi extension lang yan eh. Ginawa ko po, ayan, kita ko naman. So yan po, ang magiging overview after na siguro one quarter, ayan na yung mangyayari sa inyo. So ayan.
Okay na po. Balik po tayo doon sa una. Okay, ito. Ang mangyayari po dyan, ang gagawin po natin ay, sir, paano natin may export yung grade na to? Kasi yung, kailangan ko ba manual? Merong class record. Andito lahat. Ima-manual ko po ba? So, pwede naman gawin niyo yun kung gusto niyo i-manual. May class record kayong kailangan i-report, ipasa. Kasi may mga ganun na supervisor, head teacher na kailangan pa rin nila ng class record. Sa private, di ko alam, uso pa rin sa kanila ang class record. Although meron naman akong pinapakitang ganito, screenshot, ayaw pa rin nila, gusto nila sinusulat. Sundin natin sila, syllabus eh. Ganun yung pinapakita ko. Then, i-export na po natin yan. Paano po siya i-export? So, gawin po natin. Ano ba? Ay, ito po pala. Mayroon pala ditong ops. Ano yan? Okay na yan. Classwork. Saan na yun? Alam po. Nasaan na yun? Yung sa grades. Alam po, inaanap ko yung sa grades. Wala yung option naman. Wala yung option. Saglit lang po, i-ano po yung sa, ano, nawala po yung option nung sa pag-export po ng grade. Baka hindi naka-open dito. Ah, kaya pala. Total pass. Ito po. Kaya po pala wala akong makita. Balik ko po ulit. Dito po, sa may grades tab, meron po ditong gear icon ulit po. Click nyo lang po yan. Hindi pala naka-enable. So, yan po. Sa may bandang baba po, nakikita nyo po yung grading. Sa calculating, sa calculation po kasi, no overall grade ang nakalagay po sa akin. Pero meron po tayo mga options po dyan. Total points and weighted by category. So, ang pinipili ko lang po lagi dyan ay total points. No overall grade, meaning wala po siyang i-compute. Papakita nyo lang po yung mga scores. List lang po. Pero kung may total points, kukompute niyo po yung pinaka-grade as summary. So, yan po. Then, ito po, may option ditong show overall grade to students. Nasa inyo po, kung gusto niyo po maging transparent, kung gusto niyo po, by the end of the quarter, pwede po siyang enable para makita ng mga bata yung progress nila. Pero meron po silang sarili nila. Pwede naman po yun. Pero kung gusto nila makita yung progress ng ibang kaklase nila, pwede niyo po siyang i-show. So, yan. Pero sa akin, hindi ko po yan sinishow. So, magkakaroon po ng silipan niya. Once okay na po, click lang po natin yung save. Piliin ko lang po sa overall grade, pinili ko lang po yung total points. Ito po yun, sa so overall grade. So, yan na po yung lumabas dyan sa kanya. Classwork. Wala pa rin yun. Grade tabs. Export. Wait lang po ha. May hinahanap lang po ako. Hindi po yun. Dito sa export ni. Sir Van? Yes, sir. Sir Van, wait lang ha. May nahanap ako. Hindi ko alam kung okay. Nasaan yung ano. Presensya na ha. Dun sa ano. I-export to. I-export ko to. Hindi ko lang maano kung na, may nahanap akong gear icon eh.
na-export siya eh, sa grades, hindi ko siya makita. Hindi ko lang kung nag-update ba yung Google. Sir Van? Yes, sir. Eh, pwedeng wait lang muna, bigyan mo lang ng mga 2 minutes kaya, para hindi ko sayang oras. Baka may mga announcement lang para mapakita ko yung sa export. Okay lang, sir. Sige lang, sir. I-stop ko muna yung subsensya na. Sige. Hindi ko talaga makakita eh, nasaan. Stop ko muna yung screen sharing ko. Yes, sir. Baka may announcement lang kayo, sir. Pwede niya isingit bago tayo matapos. Matatapos na naman tayo. Sir Kevin, may ilang topics pa po hindi nyo natapos or tapos na po lahat? Halos tapos na po lahat? Yes, sir. Tapos na tayo. Tutusin. Kung willing sila, mayroon pa naman Google Meet. Pero saglit lang naman. Ito, nag-Google Meet na naman tayo eh. Madali lang naman yan. Sakling lang naman yan. Yan lang ko lang ito. Pasensya na. Nakakahiya. Yung sa... May hinahan pong item. Okay lang po, sir. Sir Kevin? Yes po. Sir, parang nahanap ko po. Nahanap niyo po? Yung ida-download mo, sir, as ano, Excel? Opo, yun. Sir, parang nahanap ko po siya. Nakita niyo po? Opo, sir. Parang i-review mo po yung assignment na binigay. Tapos may nakalagay po doon sa baba ng... May icon ng settings. After pong i-click, sir, yung view assignment. Ah, ito po itong... That's student work, tapos may... Doon nga sa baba ng picture ng account mo, may nakalagay na settings icon. Ito tapos po. May na... Ayan. Ito po, ano? Okay. Wait po, sir. Sagit po. Hindi ko lumaki. Ay, sorry. Hindi ko na mag-present. Sa akin po ba yun? Wala pong naka-present. Oh, wait lang. Yung saan lang po yun ba? Sir Kevin. Sir, siguro bukas, discuss na lang natin yung Google Calendar na scheduling ng Google Meet para sa mga kwan natin. Mga participants natin. Yun na lang kasi minsan, baka nag-create sila tapos pag wala ng mga tao dun, biglang nawawala yung nag-aangal sila na bakit wala na yung link ng meet nila. Parang ganun na lang siguro, sir. Opo, sige po. Walang problem po dun sa Google Meet. Thank you, sir. Pabalis na naman ito. Nagpa-present na po ba yung screen ko? Yes, sir. Go, go. Okay na po. Pasensya na po. Ayan. Sino po yung, ano, si ma'am... Nalimutan ko po yung name, ma'am. Ako po, sir. Ayan, ayan po. Ma'am, thank you po. Ayan. Hello. Ma'am, may an. Naka-kwan po kayo? Naka-audio jack po kayo? Mukhang hindi nakasaksak na maayos yung audio jack. Kaya may counting current disruption ng pag-unit. Okay na po ba? Garbled pa rin, ma'am. Garbled. Ay, ganun. Sakit po. Hello, ayan po. Okay. Ayan. Yan, go. Okay po. Ayan to po, ma'am. Nakikita po. Opo, yan po. Ayan po, ma'am. Asensya po. Ang galing po niya, ma'am. Ma'am, thank you po. Ayan. Talaga ako, minsan hindi ko na po malaman kung nasaan eh. Nakaharap po yung gear icon. So, ito po. Ang ginawa po namin, ayan, dun po sa class tab, balik ulit po tayo, sa grade tab, sinahanap ko po talaga kanina yung gear icon eh. So, sa grade tabs po, mangyayari, click nyo lang po itong mga hyperlink na ginawa nyo itong lesson. So, halimbawa, itong quiz number 1 po, click lang po yan. So, yan, nakita po, ma'am, thank you ah. So, yan sa pag-remind, so, nakita nyo po. So, Google Classroom, ayan, itong settings, then, itong, pwede pong download, pwede pong copy all grades.
So, mas maganda po yung copy all grades to Google Sheets. So, all grades po, meaning lahat yung sa items po. Pag kinilig po natin yan, magpapop up po yung sa Google Sheets po natin. Wait lang po natin. Then, ito na po yung exported na grades po natin para sa lahat ng bata. Every quarter po, pwedeng ganito po yung gawin natin. Just in case nahingi sila ng class record, ito na po. Then, pwede po natin siyang i-transfer doon sa ating e-class record po. Just in case kailangan po. So, ito na po yun. Yung pinaka-template po natin. Ito po yung mga quizzes po natin. Andiyan naman po yung mga date sa Google Classroom. So, hindi na po tayo mahihirapan kung kailan. Then, yan dito po yung mga score nila. Ayan po. Wala po nakalagay kasing score, pero pag yan po ay exported, meron na po kayong makikitang score dyan. So, ito na po yung templated na automatically din po masasave sa inyong Google Drive. So, yun lang po. Yung pag-export. Kaya lang po kamali. Nandiyan naman po yung mga pangalan ng bata. Then, their email address. So, kompleto po lahat. Yung details na kailangan nyo. Mahaba po yan. Just in case, mahaba po yung mga activities na kailangan nyo po. More on inspiration lang din po. Yun lang po lahat yan. Kaya natin i-cover dito sa tutorial. Pero at least yung basic po kung paano. Tinuruan pa nga ako ni ma'am eh. Ni-remind ako ni ma'am. Pinapakagaling naman po ng mga teachers natin. Yan po. So yun lang po yung sa pag-grade, assigning score. Pag-return po, huwag niyo po kakalimutan i-return. Kasi pag hindi po ni-return, kasama pa rin po yung sa turn in. Dapat po ma-return nyo para po siya considered as graded. Then, para po ma-export po yung grades, ayun po, copy all grades lang po. Pero pong diretsyong download kung ayaw nyo pong i-view. Download nyo lang po agad. Then, pwede po siyang i-open later in case kailangan nyo po siya. So, ganoon lang po yung mga kailangan po natin. Next po tayo, ito po, pakita ko na lang po kasi hindi naman po kailangan to ng demonstration. Paano naman po yung sa Google Meet class na po tayo dito, yung sa Google Meet po, kung mag-handle po tayo ng video conference or meeting sa mga bata, paano po ba yon? Sa DepEd account po kasi natin, meron tayong feature na kung saan, pwede tayong mag-create ng meeting eh, diretso from Google Classroom. Pero dito sa personal account, meron tayong konting tweaks or additional steps. Dito po sa Google Calendar, click lang po natin yan. Classwork, then Google Calendar. Since recorded naman po ito, masusundan nyo naman. Kahit hindi ko na po talangin kung masyado pang mabilis. Ayan po. Google Calendar lang po. Dito po ako nag-set nung sa Google Meet. Mas maganda po kasi dito, meron po tayong mag-attach ng files. Ayan po. Kayo po mag-set kung kailan po kayo pwedeng mag-create ng meeting. So, dito po, halimbawa po sa June 12. Bagal na eh. Yeah, Independence Day, holiday. Yeah, mag-set na lang po kayo ng time kung anong oras po. So yan, pili lang po kayo dito around mga after lunch. Para nakakain po yung bata, hindi naman po sila pagod. Pag kinausap niyo po ay masaya. Kasum. Ah, ang tagal. Ayan po, mag-notif naman po na mayroong Google Meet. Got it. Sansin na po ha. Bale. Ito po. Ito po yung pag-set natin. June 12, 2021, 30 PM. Pwede po yung palitan. Kung gusto nyo po, saktang 1 o'clock. To 2 PM. Yan, kung isang oras lang po. Then, ito po. Yung feature na kung saan, ito po yung mahalaga eh. Yung add Google Meet video conferencing. Pag kinulit po kasi natin yan, makukuha na po natin yung link. At yung link lang naman po yung kailangan natin para po ma-share sa mga bata. So, bigyan nyo lang po lahat ng details dito na kailangan po
dito po sa bandang baba, makikita nyo po dito yung attachment. Attach lang po kayo kung may kailangan lang po. Once okay na po, yan sa akin naman po yan. Copy nyo lang po itong mismong link. And po. May notification naman po na hanggang 100 participants. Eh kung ang per class lang naman po tayo, usually mga 30 to 40, hindi naman po siya ganun karami. So, copy lang po natin yan. Ito po yung ginagawa ko usually. So, wala po talagang link na available. Sa stream tab po, ayan. Pwede po siyang assignment. Pwede po siyang mag-create ng assignment na meron po tayong ganyan. Pero mas maganda po sa stream. So dito, we will have a video meeting. Sabihin niyo lang po yung details. June 12, 1 p.m. Ay, wala ko. Yan po, ganyan lang po kasimple yan. Then, bigyan niyo po yung link. So, pagkabigay po ng link po niyan, post niyo lang po. Pero kung mas detail po, click this link to join. So, yan, exacto po yan. So, ganyan lang po. Ang makikita po ng bata dyan, post po ba? Sir Van? Yes, sir. Sir, okay na po. Medyo naglalag na lang. Medyo babagal na to, sir. Kasi, pero yung step lang naman po, ganun lang po kasimple. Copy lang po yung link tapos so post lang po sa Google Classroom. Ganun po kasi yung ginagawa ko pag gusto ko po mag-handle ng class. Link lang po talaga. Yung clickable lang po yung link. Eh. Kung may questions lang po, ayan, sir, ito. Yun lang yun. Pwede po i-copy-paste yan. Gusto pa ito doon, sir, ba? Kung okay yung ano yung link na ginawa kasi ito may HTTP dapat po eh. So, wala nang nakuha. Okay na rin nata 'yan. Pero kasi dapat sa iyo open kasi kakopya yung mismong link. Pwede naman 'yun para makuha yung mismong buong link. Pero ito yung pwede naman para maging clickable kasi yung maging hyperlink. Okay. Ayun sir, yun lang naman yung coverage ko. Overtime pa, 15 minutes. Okay. Yan. So, thank you, Sir Kevin, for your lessons po sa amin dito on Google Classroom. And with that, we give thanks to Sir Kevin. Nagpapasalamat po kami sa pag-consider po na maging speaker namin for this training po sa Google Classroom. Maraming salamat po, sir. Malagang sir, thank you din sa opportunity sir na may share ko rin yung advocacy namin, syempre, na matulungan yung mga fellow teachers natin, lalo sa education technology. Ayan. Maraming salamat din po sa pakikinig. Yan. Pagiging open po, napakinggan po ako. Although mas bata po ako ng konti. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Nabigyan po ako ng opportunity. And thank you po. Sa mga participants natin, if you want to know more yung sa lecture ni Sir Kevin, pwede nyo pong i-search yung name niya sa workplace. Okay? Pag mapunta po kayo dun sa page niya sa workplace, nandun din po yung mga posts niya on tutorials sa paggamit po ng Google Classroom. Makakatulong din po yun sa pag-roll out nyo sa mga schools po natin. Okay. So with that, to all the participants and to Sir Kevin, and to Sir Edgar, kung nandyan pa si Sir Edgar from the CLMD, and to Ma'am Marie Chris. Yes, nandun pa tayo. Maraming salamat po sa pag-attend ng ating session for Google Classroom. And we hope na marami po tayong natutunan na pwede nating maibigay at ma-share din sa mga co-teachers natin sa field. So with that, have a happy lunch and mabuhay po sa Google Classroom team. Thank you po. Thank you po. And don't forget po ha, subscribe po dun sa YouTube po. Sa YouTube channel ko po. Kaya malaking tutor. Okay na lang po yung tulog na po sa akin. Ayan. So watch po yung mga videos and subscribe na rin po kayo. Thank you po sa lahat. Salamat din Sir Vandolf sa pagiging facilitator mo ng dalawang araw. Thank you rin po Sir Kevin. Kaling.
Big help. Welcome po.